Hi everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga tagapanood. Ako nga pala si Isel. Thank you sa pag-tuning in sa akin channel. Hello, hello! Hi! So, hindi lahat makaka-resonate sa akin pagbasa. At meron namang energy ng baraha ko ay napipil nyo. So, kung sino man yon, ito ay para sa inyo. Okay, guys? So, magbabasa tayo ng ating weekly reading para sa August 30 until September 6. Okay, guys? So, tuning in sa akin channel and don't forget to subscribe, like, and share my video. Okay? So, please angel, help me and guide me. What is the energy for the weekly love reading? For the weekly love reading. What is the energy for the weekly love reading? August 30 until August September 6. 30 until August September 6. Okay. All right. Weekly love reading. All right. Meron ditong kasal, okay? Pero may isang dishonest dito. Kasal na nagsisinungaling at meron ditong nanalangin na maging teamwork sila. At meron ditong mabagal na proseso o mabagal na pakikitungo sa isang tao na kanyang minamahal. Dahil meron ditong soulmate connection at meron taong nag-healing sa lahat ng mga naging tukso o problema at nag-moving on at gusto nitong mag-working out sa kanyang future, okay? Sa kanyang lovers, okay? Dahil ito ay conflict, ito ay may mga nangyaring hindi magandang deception o pagtatalo, okay? Dahil meron ditong dishonest, you see? May dishonest dito, Seven of Swords. Okay, clarify natin itong Hierophant. Hierophant ay isang pare o traditional status, yung mga ganyan. King of Pentacles. Alam niya kung anong gusto niya sa buhay niya. Meron siyang paninindigan sa sarili. At diplomasyang tao. Meron siyang dignidad at meron siyang alam niya kung anong gusto niya sa buhay niya. Okay? The Moon. At King of Cups. Okay, guys. Meron ditong natuklasan na ang asawa niya ay pag hindi siya ang bakla o ang asawa niya ay may karelasyong bakla. Okay? Kasi may dishonest dito. Dishonest, okay? King and King. King of Pentacles, the Moon, Lihim, at King of Cups. Okay? So, ito ay kasal, pero meron ditong, ang King of Pentacles ay significant ng amo din siya, amo, okay? Amo o businessman. Kapito? At meron ditong nag-offer ng cups, pero lihim. Okay? Alin man ng babae ito, yung gender niya, parehas babae, parehas lalaki, okay? Depende kasi ito ay general reading. Depende sa sitwasyon nyo, okay? O meron naman ditong may asawa, okay? May asawa o may strong relationship na yung amo nag-aalok ng pagmamahal sa kanya, okay? Kasi meron ditong dishonest. Marami ako nakikita dito ang kahulugan, okay? Merong isang mag-asawa, may isang may asawa nag-aalok ng pagmamahal yung boss niya, okay? Lihim. At meron ding may asawa na either babae o lalaki, meron siyang kapwa babae, kapwa lalaki na may gusto. Okay? Sana naintindihan niyo ako, guys. So ano itong Seven of Swords, dishonest? You see, conflict.
at umalis at pinag-aralang mabuti. So, ang sitwasyon ngayon, yung businessman na ito o isang amo na nag-aalok ng pagmamahal ng lihim at dishonest, minabuti mong umalis at umiwas. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo na pagdating ng panahon o pagdating ng oras, ito ay magkukos ng konflikt sa buhay mo. Okay? Kaya andito ang hermit na pinag-aralan mong mabuti, ang desisyon mo kung tatanggapin mo ang alok niya, kung tatanggapin mo ang alok ng pagmamahal. Okay? So ano itong manifestation, magician, na nanalangin ka o ito ang gusto mong mangyari? Nag-standing on the grounds ka, hindi ka sumuko sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo at kailangan mong tanggapin at magpakatatag sa sarili mo na kailangan ko ng cup na totoo ng walang lihim. Okay? Meron ditong teamwork. You see? Ito ay sa trabaho. Dahil dito may amo. Okay? Burden. Katotohanan ang gusto mo. At nag-crash down yun. Okay? Kung ito'y isang lihim, nag-crash down yun. Okay? Kung ito'y isang lihim na pag-aalok sa'yo ng amo o may asawa na kapwa babae o kapwa lalaki, nagkakagustuhan, umalis at nag-iwasan, nag-crash down. Okay? Kasi ang gusto nung isa, ayoko ng lihim, gusto ko yung sarili kong cup ang mag-aalok ng tunay at totoong pag-ibig o tunay na relasyon. Okay? So, meron ditong mabagal na proseso. Ano ito? Ten of Swords, ending. Okay. Ngayon, ang sabi mo sa sarili mo, kahit na mabagal o mag-isa lang ako o mabagal ang proseso ng aking ginawang desisyon, masakit man natanggapin, masakit man tanggapin na yung opportunity ko ay nawala sa akin, yung pera, o yung magandang posisyon sa trabaho, o yung matagal mong pinapangarap na makarelasyon ng may maayos na pamumuhay, pero nag-crash down ito. Nag-standing on the grounds ka, okay? Nanindigan ka sa sarili mo. At ikaw ay lumayo. O naghihintay ka ng isang bagay na totoong magmamahal ng walang lihim. Okay? Meron ditong soulmate, okay? Dahil meron ditong the lovers. Ano itong Two of Cups? Clarify ng Two of Cups. Okay. Nag-hangman under the deck. Ito, ang Two of Cups na ito ay soulmate mo o twin flame mo. Twin flame. Dahil meron ditong soulmate na lovers. So, ito yung iniwasan mong nag-conflict sa'yo ng buhay mo ay ex mo, mga nakaraan mo, pero stuck ka pa rin. Kumbaga, nag-move on ka pero palagi mong iniisip yung desisyon mong ginawa. Parang ang nagjajagiling ka sa dalawang tao, sa dalawang isip na sayang, opportunity ko na sana yun, amo, tapos ako, ganyan. Tapos nagjajagiling ka sa tama ba ang ginawa ko? Yung mga ganun, yun ang stuck sa'yo. Stuck yung isip mo. Kasi yung mga nakaraan, kasi ito nakaraan, yung iyong mga pinagdesisyonan ka nakaraan yan. At ito ay conflict sa buhay mo. Pero siya ay soulmate mo. Kasi siya ay dumaan sa buhay mo na nagparamdam pero iniwasan mo. Okay? So, punta tayo sa the lovers. Yung soulmate mo. Sino yun? Ito pala is kung sa twin plane. Hindi soulmate. Meron ditong soulmate, the lovers. Okay? Tingnan natin kung sino ito. Ten of Pentacles. Spetot, ba't ba nag... Alright. Alright. The lovers, ito yung iyong soulmate. Ten of Pentacles, happy family ever after. At nag-hoping ka ng timing. Okay? So, itinama mo yung mali mo. Either sa pamilya mo o sa totoong karelasyon mo na gusto mo.
na makakamit mo ang kaligayahan. Okay? Yun ang nakikita ko dito. You see, left out in the cold. Kailangan mong iwan yung isa. Kailangan mong iwasan yung isa dahil alam mong lihim, hindi maganda. Okay? So, hindi lahat nakaka-resonate. Okay, guys? O, tama mo. Kahit na ginawa mo yun, pinaglalabanan mo yung tukso. Pero gusto mo siya. Naintindihan mo? Nakikita ko dito, gusto mo siya, pero kailangan mong paglabanan ng tukso. Kailangan mong paglabanan. Mahal mo yung tao, pero ayaw mo ng lihim. Yun ang problema. No, ayaw ko ng lihim. Ano itong healing? Four of swords. Healing, four of swords. Well, a fortune rushing in and new opportunity. Alright. So, meron ditong soulmate, okay? Na meron kang opportunity dito sa soulmate mo. At gusto mo agad-agad na makalimutan ang lahat ng nangyari sa buhay mo kung sino man yung iniwasan mo, okay? Gusto mo mag-moving on ng mabilis. Okay? Judgment. Okay. So, kailangan ang universe ang masunod dito at ang sabi ay ending and new beginning ito ng cycle mo dahil meron kang soulmate. Ito ay isang pamilya o isang makikilala mong tao na magkakameron ka ng opportunity at panimula sa buhay mo. Okay? So, ending and new beginning ito. Okay? So, tingnan natin itong Eight of Pentacles na working out. Wow, Emperor. New love! Guys, may new love kayo. Sa kabila ng lahat ng pag-iwas nyo sa pagsubok ng lihim na relasyon, ay inyong iniwan at nandito ang inyong working out together ng new love. Okay? Ito ay madiplomasyang tao. Okay? Ito ay seryosong tao, hindi palangiti. At ito ay, kumbaga, straight to the point kung magsalita. Okay? Kung sino man yun, ay inyo ng yapusin. Huwag nyo nang pakawalan. Okay, may strength dito. Strength. Aba, bakit meron dito ganito? Diyos ko, meron na. Tag-add yung aking baraha. Strength. Baka ma-ano yung aking New opportunity. Okay. Ang sabi dito, nag-decision is made ka na magkameron ka ng opportunity. Okay? Dito, sa isang businessman o isang alam niya kung anong ginagawa niya sa kanyang sarili. Alam niya kung anong gusto niya sa kanyang sarili. Ito ay partner in life. Okay? Alam niyo kung sino 'yon? Yung iniwasan ninyo. Yung iniwasan ninyo. Okay? Ayun ay inyong twin flame. Iniwasan niyo pero mahal niyo pero hindi nag-crash down 'yon, okay? Dahil ayaw niyo ng lihim. Ngayon meron kang opportunity sa buhay mo, justice. May opportunity ka na may makikilala kang hindi lihim na relasyon. Okay? Wow, the sun. All right. Ang katotohanan ay makakamit mo ang communication, traveling at ang katotohanan na magiging masaya ka at maligaya sa bago mong pagmamahal, sa bago mong minamahal. Wow! Ang ganda naman ang ending natin, guys, sa kabila ng inyong mga problema at sakit na naranasan. Kasi alam mong napapamahal ka dito sa taong na ito, pero iniwasan mo. So, tingnan natin sa Angel's Answer kung ano ang ating weekly reading, love reading. Okay. Recovery. Makaka-recover ka din. Compromise. Compromise, balance relation. I-balance mo ang sarili mo at ang mga trabahong dapat mong trabahuhin. At ang sagot ay no. Bakit no? At help to peoples. Helpful to peoples. Peaceful resolution. At listen to your intuition. Okay? So, ang sabi dito, may no. Ang ibig sabihin ng no dito,
Huwag mo nang iisipin yung past mo, okay? Let go. Okay? So, helpful to other people, magsaya ka sa mga kaibigan mo para malimutan mo yung iniwasan mong tao. At dahil dito, listen to your intuition na meron kang makikilala at magiging masaya ka sa taong ito. At compromise, magiging balance ang iyong sitwasyon, kaibigan, relasyon, sarili mo. Ang iyong iintindihin at makaka-recover ka sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo. Okay guys? So, ito ang ating weekly reading. Tuning in and subscribe. Okay? Ciao!